Hello, kumusta mga ka-channel? Anong ganap natin sa araw na ito? Ngayon nga ay pag-uusapan natin yung patungkol sa napag-usapan na natin tungkol sa kamatayan daw nitong si Kim Jong-un, pero hindi pa naman napapatunayan kung ano nga. So sabi nga natin nung nakaraan na maaaring siya ay gravely ill dahil sa kanyang operasyon sa puso yung sinagawa sa kanya, at wala pa namang kasiguraduhan kung ano ba talaga yung kanyang kalagayan sa kasalukuyan. At hindi pa natin alam, sapagkat alam natin na ang Korea ay isang napaka masekretong bansa pagdating sa tinatawag nating pamumuno at yung kanilang militarisasyon, na kahit na yung health ng kanilang pinuno ay secret pa rin o hindi nila inihahayag. At katulad nga ng naiwan ko na tanong sa inyo palaisip ang kahapon, sino ba ang pupwedeng sumunod sa yapak ni Kim Jong-un kapag siya kung sakali ay pumanaw na? Mayroon bang mga susunod sa kanya? Ano ba ang mangyayari kapag siya ay pumanaw na, kung sino ang may kakayanang mamuno ng North Korea halimbawa sa kanyang pagpanaw? Yun na ang ating titignan sa kasalukuyan, ano? At bago natin ipagpatuloy, bakit ba ako interesado sa kalagayan ng North Korea at ng iba pang bansa na may kaugnayan sa ating kasaysayan? Kung hindi nyo po naitatanong, dati po ako nagtuturo ng kasaysayan ng daigdig, kasaysayan ng Asia, kasaysayan ng Pilipinas at economics sa high school noong tayo ay nasa Pilipinas pa lamang sa loob ng mayigit isang dekada o 10 years kumbaga. So yun yung ating karanasan pagdating sa pagtuturo. At tayo ay nagkaroon ng interes sa ekonomiya ng bawat bansa. Siyempre, tayo nagtuturo ng economics at siyempre ang kasaysayan ng bawat bansa. So bago natin sagutin yung tanong na sino ba ang pupwedeng mamuno kapag namatay na itong si Kim Jong-un, ay kailangan muna nating i-trace o balikan yung kanyang family tree upang nang sa ganon ay mas maintindihan pa natin. So, magsisimula tayo sa unang kasaysayan ng mga Kim o sa dinastiya ng Kim, na kung saan, o hindi naman actually dinastiya, kundi sa patriarchal line ng pamilya ng Kim. Una, ay babalik tayo sa kasaysayan ni Kim Bo-hyun. Si Kim Bo-hyun ay isang farmer na nabuhay mula 1871 hanggang 1955 sa may North Korea. So, isang commoner, pangkaraniwang tao, at nagkaroon sila ng anak, at yun nga ay si Kim Hyung-jik. Si Kim Hyung-jik, sa kanyang kasagsagan o sa kanyang kalakasan, siya ay naging independence activist ng mga panahon na yan, at nabuhay siya sa panahon ng 1894 hanggang 1926. Yung kanyang napangasawa na si Kang Pansok na namuhay naman noong 1892 hanggang 1932 ay isa ring communist activist. So ibig sabihin, yung si Hyung-jik at si Pansok ay parehong activist during that time o sa mga panahon na yan. Noong magkaroon sila ng anak na ito nga, si Kim Il-sung, na nabuhay naman mula 1912 hanggang 1994, yung kanyang kamatayan. Nagsimula yung pagiging activist nitong si Kim Il-sung noong early 1930s hanggang sa mailuklok siya bilang founder of North Korea simula nung kanyang pagkakatatag bilang pinuno, kumbaga supreme commander ng North Korea mula 1948 hanggang 1994. So tinawag simula sa panahon na yan, tinawag na Democratic People's Republic of North Korea ang North Korea nung nakawala na siya doon sa kamay ng mga Chino. Pero tatandaan natin na mayroon siyang kapatid, itong si Kim Il-sung, ang kapatid niya
na si Kim Yong-ju na nabuhay noong 1920 at hanggang sa kalukuyan, ay sinasabing buhay pa rin. So kung susumahin natin, higit na 90 anos na siguro itong si Kim Yong-ju, at titignan natin kung ano yung kanya naging papel later on. So habang itong si Kim Il-sung ay nasa politika, nasa posisyon bilang Supreme Commander nila, ito naman si Kim Yong-ju ay nasa politika rin, kumbaga. Pero ang pinuno na nila ng North Korea during that time ay si Kim Il-sung. Okay, so going down. So si Kim Il-sung ay nagkaroon ng anak, ito nga si Kim Jong-il, at nagkaroon ng iba pang anak sa iba pang babae, itong si Kim Kyung-hui at itong si Kim Pyong-il. So tatlong magkakapatid ito. Pero napunta yung kanyang kapangyarihan doon sa kanyang panganay na anak na si Kim Jong-il. At nabuhay naman itong si Kim Jong-il mula 1941 hanggang 2011. Yun yung kanyang kamatayan. So, yung tatlong magkakapatid nito ay naglingkod sa mga iba't ibang posisyon ng gobyerno ng North Korea during that time na ang may hawak ng posisyon ay yung kanilang kapatid na si Kim Jong-il. At nung namatay na nga itong si Kim Jong-il, na ipasa yung kapangyarihan doon sa kanyang anak na si Kim Jong-un. Pero tatandaan natin na si Kim Jong-il ay mayroong iba't ibang babae, concubines at mga asawa. So sa unang asawa, nandun itong si Kim Sol-sung. So sa pangalawang asawa, nandun naman si Kim Jong-nam. At sa iba pang asawa, itong si Kim Jong-chul. At dun nga sa iba pa ay si Kim Jong-un at ang kanyang kapatid na si Kim Yo-jung. Yung tanong natin kanina, kung mamatay na itong si Kim Jong-un, kanino mapupunta yung kapangyarihan o yung pwesto ng pagkapinuno ng North Korea? So babalik tayo doon sa una. Kung pwede na ang magkamit ng pagkapinuno ay itong si Kim Yong-ju, yung kapatid ni Kim Il-sung na lolo niya. Pero kung titignan natin, matanda na itong si Kim Yong-ju. So unable. So i-delete na natin. So hindi na pwede siguro dahil sa kanyang katandaan. Going down, yung kanyang auntie na si Kim Kyung-hui, yung kapatid ni Kim Jong-il. So yun po pwedeng mapunta yung kapangyarihan ng pagkapinuno doon sa kanyang auntie na si Kim Kyung-hui. Pero tandaan natin na habang naglilingkod sa kapangyarihan yung asawa nitong si Kim Kyung-hui, ay nahatulan ng kamatayan yung kanyang asawa habang ang namumuno ay yung pamangkin na si Kim Jong-un. So malabo na mangyari na mapunta yung kapangyarihan o yung pwesto kay Kim Kyung-hui, dahil nga sabihin na natin parang may rival doon. Although hindi nila sinasabi na rival yon, pero kung titignan natin mabuti, parang rival na rin sa kapangyarihan sa pagitan ni Kim Jong-un at ng asawa ng kanyang auntie na si Kim Kyung-hui. So hindi po pwede. Okay, going down. Si Kim Pyong-il naman, yung kapatid, nakababatang kapatid ni Kim Jong-il ng kanyang tatay, uncle niya, itong si Kim Pyong-il, ay hindi rin naman kandidato, pero hindi po pwede kasi kasalukuyan siyang ambassador sa gawi ng Europe. So, going down again. So, si Kim Sol-sung naman, yung panganay nilang kapatid, nila Kim Jong-un, ay masasabi natin na hindi rin naman po pwede dahil siya ay may posisyon din sa gobyerno. Alam natin na sa traditional na pamamalakad ng Korea, usually ay lalaki.
Okay, kung yun namang lalaki na kapatid nila na si Kim Jong-nam, hindi na pwede kasi patay na. Ito yung naaresto sa may Japan and then later on na-execute ata doon sa may, na-assassinate ata sa may gawin ng Malaysia. Pero may anak siya, K-pop, itong si Kim Han-sol. So, babalik tayo kay Kim Han-sol mamaya. Ito namang si Kim Jong-chul, parang wala namang interest sa politika. Although, bilang pa rin siya sa parte ng pamilya ng Kim, pero itong si Kim Jong-chul ay parang walang interest. Kumbaga, mas hilig pa niya ang pumunta sa concert ng iba't ibang mga kilalang personalidad. Ito na nga, si Kim Jong-un na may sakit, malubha ang kalagayan, may kapatid na itong si Kim Yo-jung. Okay. Si Kim Yo-jung ang pinaka-kandidato na ngayon at pupwedeng yung pamangkin nila na si Kim Han-sol. Si Kim Han-sol, batang-bata, kaya lang hindi natin alam kung nasaan siya ngayon. So maraming spekulasyon ngayon na siya ay nagtatago dahil napag-aralan na noon na may banta sa kanyang buhay at minsan nang pinagbantaan yung buhay ni Kim Han-sol. Ngayon, nasa kabataan pa lang itong si Kim Han-sol. Kaya, kumbaga, tinatanggal ngayon ng mga analyst, ng mga political analyst na mapa sa kanya yung kanyang kapangyarihan. Therefore, nandun na lang tayo sa pagpipila natin na eliminate na natin lahat, pupwedeng nandoon ngayon yung kapangyarihan kay Kim Yo-jung at yung anak ni Kim Jong-un na si Kim Ju-ae. Si Kim Ju-ae ay 8 years old pa lamang. Therefore, pupwedeng siya ang magmana ng kapangyarihan ng kanyang tatay, di baling babae na siya, at least direkta na linya galing kay Kim Jong-un. Pero kung makikita natin sa appearances, sa publicity, yung kanyang kapatid na si Kim Yo-jung ang karaniwang gumaganap sa iba't ibang tungkuling politikal nitong si Kim Jong-un. So therefore, masasabi natin na isa o number one na nakikita nating pinakamakapangyarihan ngayon sa status na ito, at kung halimbawa mamatay si Kim Jong-un, magka-problema, hindi natin alam, wala pa tayong sinasabi dyan, kung pwedeng itong si Kim Yo-jung ang pumalit. Or, kung pwedeng maging regent kung ang pipiliin ng Workers' Party ay yung anak o yung ng dinastiya ay yung anak ni Kim Jong-un na si Kim Ju-ae na 8 years old. Kung pwedeng kumbaga maging regent, tagapayo, tagapamuno doon sa batang pinuno itong si Kim Yo-jung sa anak ni Kim Jong-un na si Kim Ju-ae. Pero most probably, most likely na si Kim Yo-jung ang maaaring pumalit na maging pinuno ng susunod na kabanata ng Korea. At maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana po ay nag-enjoy kayo sa munting history lesson natin ngayon. At sa susunod, pag-uusapan naman natin bakit ba natin pinakikialaman at bakit ba may pakialam tayo dyan. Bakit ba pinag-uusapan natin? Wala namang epekto ito. Meron ba? Wala. So yun ang pag-uusapan natin kung talagang may epekto ito sa ekonomiya ng daigdig at sa kasiguruhan ng daigdig. So yun ang pag-uusapan natin sa susunod, ano? So maraming salamat po. Kung hindi ka pa subscriber, mag-subscribe na, at paki-share, paki-like, mag-write kayo ng comment, and maraming salamat po. Hanggang sa susunod.